88 pesos. Ano nga ba ang mabibili natin sa 88 pesos? Siguro, Yum Burger Meal, Chicken Joy, 2 liters, nako. Milk tea, siguro. Ano pa ba? Puro pagkain. Siguro nagugutom lang ako. Pero sa 88 pesos mo, ay makakabili ka na ng sapatos sa Shopee. So dito sa video na to guys, ay pag-usapan natin kung paano ko isa-style ang nabili kong pinakamurang sapatos sa buong Pilipinas. Well, tama. Sa buong Pilipinas nga naman. Kasi syempre, kung yun yung pinakamura sa Shopee, edi yun na yung pinakamura sa buong Pilipinas. Para naman sa mga bago dito sa channel na to, I am Hans and this is Hans Daily Fashion. As we all know, the number one Filipino men's fashion channel in YouTube. Konti pa lang yung nakakaalam na number one tayo guys. So please share the video, share the channel. Be sure to subscribe to the channel also. Like nyo na yung video bago pa mag-start. I-like nyo na kasi syempre, saan ka makakita ng 88 pesos na sapatos? Dito lang yan sa channel ko. Walang ibang nagre-review niyan. Lahat puro mamahalin. Puro mga hype na shoes, mga tig-10k na sapatos. Dito 88 pesos ang sapatos natin dito guys. You can also follow me on Instagram at Handsomeness. Kasi nandun guys, dun ko pinakita. Ay, wait. Hindi ko pa ini-story to sapatos na to. Pero i-story ko na yan. So, follow niyo na ako para makita niyo sa stories ko. And a little more info about me. I am industry designer, stylist, content creator, educator, minimalist. So sit back and enjoy the rest of the video. Ngayon pala, tulad sa lahat ng reviews natin ng mga sapatos ay magsisimula tayo sa sizing. So ang size naman ng sapatos na to ay size 10 US. Since size 10 ako, size 10 ang in-order ko pero unfortunately, parang familiar siya sa mga ganitong price range or sa mga ganitong sapatos na mas maliit sila compared sa usual na size. So itong size 10, ito na yung pinakamalaki pero maliit pa rin sa akin. So sa sizing, I suggest na you go one size up. So yeah, wag na nating patagalin pa. Nakita niyo na yung about sa sapatos, yung sizing. Ito na, i-style na natin yung ating 88 peso Shopee cheap shoe. Let's go! Nga pala, makikita nyo sa background natin, may mga building dyan. Kasi umaga ko sinuot tong outfits na to. So, sa first outfit natin, meron tayong very athleisure vibe na outfit. Sa taas, meron tayong very cozy gray turtleneck jacket from Blend. And sa baba naman ay ang ating dark gray sweatpants or joggers na nakuha ko lang sa cabinet ni daddy noon. So, yeah. Very chill outfit. Very simple. Athletic vibe. Sporty. Pwede nyo isuot anywhere. Kung halimbawa mag-grocery lang kayo or kahit nga bago mag-gym, pwede nyo isuot to. Pre-workout, di ba? Pag mag-gym. At sa baba naman, ang ating joggers ay nakatok sa ating Nike socks and of course, ang ating Power W Man 500 in a beige colorway. So parang ano siya eh, may nakasulat pa nga na off-white eh, pero yung style niya parang Yeezy na medyo off-white na parang basta very straightforward yung materials niya, hindi ko masyadong gusto and the design of the shoe wasn't really my type. Pero syempre nagawan pa rin natin ng justice tong sapatos sa outfit na to by using the Nike socks na nakatuck yung joggers and yeah, para ma-emphasize lang yung separation from our gray outfit with the shoe and the socks. Well, mas maganda nga kung parehas yung color ng gray ano nyo, top and yung bottom. Pero sa akin this time, dahil wala naman akong terno, maganda pa rin naman siyang tingnan kasi para siya shade of gray. So ano siya, 50 shades, 50 shades of Hans Daily Fashion. Going to our second outfit, meron tayong parang vintage na feel dito sa outfit na to. Meron lang tayong simple white box logo shirt from Lee. Embroidered siya guys, so maganda yung detail niya. Mas nakaangat yung logo and mas classic siya tingnan. And nakatuck out lang siya dito sa ating black velvet pants from Selected. Grabe tong pants na to guys. Ang kwento nito, nabili lang namin to sa Ukay ni Mami. So, gandang-ganda ako nung nakita ko. At syempre, 150 lang. So, why not? Diba? Bili na. At least, diba, meron tayong naibang pants from our other trousers sa ating
closet. Yung fit nitong pants, very chill lang. As you can see, di ba, parang nagsisit lang siya sa taas ng sapatos natin. Nung ating POW man, power POW man 500 shoes. And again, still, black socks. So this time naman, yung style natin dito, medyo vintage, medyo very chill lang na simple, casual outfit na masusuot mo anytime din. And kung yung kanina mas na-emphasize yung sapatos kasi di ba nakatuck in yung joggers natin sa socks, dito naman, dahil yung wide-fitting yung pants natin, parang naka-relax lang siya sa sapatos. So, ang detail niya ay very chill. Hindi nakikita yung kabuuan ng shoes, pero that's fine. Kasi, syempre, at least na-emphasize natin yung ating parang knitted upper. Hindi siya knitted kasi hindi naman siya knit material, pero ganun yung design niya. So, parang na-emphasize siya kasi medyo natatakpan yung laces nitong pants. So, yeah, maganda siyang tingnan. Very classic, vintage vibe. And sa accessory naman natin dito, isang silver ring lang. If you're currently liking the video guys, don't forget to click the like button. I-like nyo na bago ko pa ipakita yung third and fourth outfit na siguradong magustuhan nyo rin. And of course, subscribe to the channel, Hans Daily Fashion. Here on our third outfit, naiiba to guys. Hindi siya para sa lahat, pero di ba, maangas siya tingnan, very futuristic kasi ito ay streetwear, techwear style outfit na all black and wearing layering. Syempre, techwear, kailangan ng layering. Saan ka nakakita ng techwear na naka-t-shirt lang? Sa pinakataas natin, meron tayong zip jacket from Bossini. Itong jacket na to, binili ko talaga to para sa tag-ulan kasi yung tela niya ay alam niyo yon, yung polyester. Hindi ka basta-basta mababasa kasi parang water resistant siya. And may lining din, so double protection. And maganda yung design niya, very astig. Parang may pagka-detective type. And meron ding hoodie. So yeah, pag umulan, lagay mo lang yung hood. And yung shirt natin, itong black Adidas logo shirt. Naka-tuck out lang din siya sa ating joggers from Oxygen Fashion. Women to, pang-babae to guys. So again, pwede kayong tumingin ng mga pang-babae talagang gamit kasi sometimes meron magkakasya, meron magandang tingnan pa rin. As you can see, napakaganda ng zipper detail sa baba ng ating joggers. And again, yung tela nito ay parang pang-tag-ulan din. Hindi ka basta-basta mababasa. So yeah, almost terno siya dun sa ating jacket. And sa baba ay ang black socks and syempre yung ating POW Man 500. Off-white, Chinese ba yan o Japanese? Hindi ko, Japanese yung writing, hindi ko ma-identify kung anong klase yung writing eh. Basta yung shoes natin na nabili natin ng 88 lang sa Shopee. And syempre ang accessories natin, hindi natin makakalimutan ang ating techwear bag from Memo. Ito ay gawa sa ripstop nylon. So yeah, again, this material is very good and very durable and water resistant din siya. So yeah, itong outfit na to talaga pwede mo isuot sa ulan. Hindi mababasa yung buong outfit mo, yung sapatos mo lang, yung paa mo lang yung basa. At sa kamay, meron lang tayong watch from Tomato Time, black watch, yung ating nail bangle from Silverworks, and of course, yung aking silver ring. So ito, pwede nyong isuot tong outfit na to pag meron kayong mga mission. Kasi syempre techwear, di ba? Basta magandang isuot tong outfit na to pag poporma ka, kailangan mo ng maraming bulsa kasi mabulsa tong outfit na to, sa jacket pa lang daming bulsa, yung bag grabe. Isuot niyo to pag may mission kayo. And sa last outfit naman natin, again, ito very minimalist and very casual, parang di ba smart outfit kasi meaning simple lang siya pero napaka ano pa rin tingnan, casual, para ka pa rin presentable at parang karespeto. And why? Dahil yan, naka-tuck in yung ating shirt sa ating pants. So again, itong shirt na to ay ang rib detail shirt from Zalora, and itong pants ay ang smart casual trousers from Urban Revivo. So this is becoming one of my favorite trouser brand kasi napakaganda ng attention to detail, yung tahi nila ang ganda, and yung materials na ginagamit. And mapapansin niyo sa outfit na to, di ba, wala akong belt kasi sometimes mas magandang tingnan yung no belt look
Kasi syempre parang mas ano siya eh, mas cozy siyang tingnan, mas 'di ba, mas parang free, mas madaling tanggalin. Mas tagang nasa dalang tanggalin yung pants, alam niyo na. At syempre dahil cropped yung ating trousers, meron tayong rib detail socks para mas materno natin siya sa ating shirt, and of course yung sapatos natin from Shopee, ang Power W Man 500. Talagang sinasabi yung nakasulat sa sapatos. And sa accessories natin, meron tayong ditong by Morissot. Ano bang basa dyan? Morissot. By Morissot tote bag na may zipper, so para syempre yung items mo mas mas secured, and of course maganda siyang tingnan, di ba, yung dimensions ng bag natin, hindi siya yung usual na tote bag na patayo, medyo wide naman siya this time. And yeah, nakapag-add siya ng different feel sa ating outfit. And sa ating accessories sa kamay, meron lang tayong silver ring and yung ating silver bangle from Silverworks. Baka naman, lagi ko lang kayong pinipicture. Hindi ko nasasabihin yung brand nyo next time. And sa ulo naman natin ay yung ating super dry beanie na, well, normal beanie siya pero finold ko siya ng dalawang beses para magmukha siyang fisherman beanie, which is yung parang maiksi lang na beanie na yung ulo lang yung nakocover. Pero maganda siyang tingnan, di ba? Very chill, cool. Lahat ng outfit ko chill. Lahat ng outfit ko chill. Basta very chill, cozy vibe outfit. That's it guys. Sana nagustuhan nyo lahat ng mga pinakita kong outfits, kung paano may style ang ating Shopee shoe na worth 88 pesos. Actually, 120 plus. Pero tinimingan ko lang yung flash sale sa Shopee. So, timing lang guys. Mabibili niya na 88 pesos. So yeah, this goes to prove na, di ba, kahit mumurahin lang yung ating suot, syempre kung marunong tayong mag-mix and match ng outfits, mag-experiment, mag, di ba, iba-iba yung pinakita ko. Meron tayong athleisure vibe, merong chill vibe, merong street tech wear na pang-mission. So yeah, iba-iba yung pinakita nating style para syempre para sa iba't ibang style nyo rin. Kung iba-iba yung style nyo, comment below kung alin yung pinaka nagustuhan nyo sa apat na outfits na pinakita ko. And syempre kung bibili nyo rin ba yung 88 peso shoe ng Shopee. Well, kung nagustuhan nyo yung style niya, why not, di ba? 88 lang naman. Sacrifice ka lang ng isang kain. Huwag ka lang mag-lunch ng isang beses, di ba? May sapatos ka na. Hope you like the video. Kung na-like nyo naman talaga, i-like nyo na. Like the video. Be sure to be subscribed to the channel. Share the video. Share the channel. Spread the word. Hans Daily Fashion, number one men's fashion channel in the Philippines. That's all for today. See you again on the next one. Peace. May pumupusina, grabe. Nasa 19th floor ako, pero rinig pa rin lahat ng mga pusina sa baba. Nakakainis. 12:30 AM. Rinig na rinig ko lahat ng mga dumadaan. So guys, alam niyo na, napakahirap gawin ng mga videos ko. Ilang oras pa in-spend ko. Siyempre, visualize. Nag-conceptualize ako ng outfit. Nilatag ko lahat ng isusuot. Sinukat isa-isa. Pinitsuhan. Tapos ito, nag-record pa ako ng voiceover ng video. So guys, napakaraming steps para gawin yung video. Ang gagawin niya lang, i-like and i-share. Dalawang pindot lang, like and share. Ay, wait. Pag shinare niyo pala, i-type niya na rin. Wow, ang galing. 88 pesos lang. Solid. I-caption nyo. Wow, pwede ba lang maging maporma kahit 88 lang ang budget. Ang galing ni Hans. Ang galing ng Hans Daily Fashion, number one Filipino men's fashion channel and YouTube. So guys, huwag na kayong magpapauli kung bago lang kayo dito, kung ngayon nyo na napanood. Subscribe to the channel kasi marami pang mga susunod na videos na mas maganda pa. Well, mas magandang topic. Pero yung quality ng video, same pa rin. Of course, maganda pa rin. Kasi, medyo ano ako sa quality. Medyo maarte ko sa video. Pero syempre, para sa inyo yan guys. That's all. See you on the next one. Peace.